Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So in this video, pag-uusapan naman natin yung double integral over a general region. Again, yung last video natin is pag-inusapan natin yung double integral over the region or the rectangular region. So in which may sinusunod tayo. So note na wala tayong order na sinusunod doon. Okay, so dito, check natin kung may order tayong susundin. Okay, so let us define the double integral of a real valued function f of x, y over more general regions in R2. Okay, so let's say ito yung kanyang region. Okay, so specifically, wala siyang rectangular form na napuform tayo dyan. Okay, at the same time, ito, wala din tayong form na napuform dyan. Note that, itong part na to is may gapang. So, kung napapansin mo, ang pinakamagdang gawin natin dito is integral is yung gapang is dx. Okay, yung gapang dito, pinakamagda since may horizontal line niya, ang gapang is something dy. Okay, so, ayun yung mga goal natin. So, note, this is the vertical slice. Okay, so, yung gapang is dx, yung dulo is dx. Yung horizontal slice, yung pinakadulo is dy. Okay, kasi gapang na huli. Okay, so, yun yung kinoconsider natin dito. So, again, may the double integral over the non-rectangular region. So, check natin yung mga gagawin natin dito. So, actually, dito yung gagawin ko, yung dalawa yung solution. Okay, so, lalo dyan sa number 1. Actually, sa 1 to lang naman gagawin. Kasi para makita nyo, or ma-appreciate nyo, what if iniba ko yung way, kunwari, sa dy tapos dx yung ginawa natin. Ano pa ako sasalita? Sorry. So, then using the slice method from previous section. So, slice method pala yung tawag doon sa previous section natin o sa previous video natin. So, the double integral of the real valued function of f of x, y over the region R is given by, ito yung symbol. So, the double integral over the region R of f of x, y with respect sa dA is just integral from A to B pag dx tayong gapang. So, that is g sub 1 of x, g sub 2 of x. So, meaning function of x dapat yun dito. So, again, kung dx yung nasa loob natin, kung dx yung labas natin, dy yung nasa loob, tas function of x yung variable dito. Okay, tas constant dapat yun sa dulo. Again, function of x dito. So, meaning may x na mga nagko-contain yan. Okay, so again, a function of x pag dx yung huli. So, where this means that we take the vertical slicer in the region R between the curve y is equal to g sub 1 of x and y is equal to g sub 1, nalagay ko is d, g sub 1, g sub 2 of x, and the symbol dA is sometimes called the area element or the infinitesimal. Again, the area element. Yung dA is the area element. Okay, where when the A signifying area. So, ano yung dA? So, dA can be in two type. So, dito dA can be dx, dy. This is dy, dx. So, that is area element. So, meaning, it's either kinukuha mo yung integral over dx muna, then saka mo pag-apangin by dy. So, kumbaga, gapang muna pa ganun, then gapang pa ganun. So, after, okay, gapang dito, so may mga natira, integral pa ulit dun. So, para makuha ko yung buong volume. Okay, so yun yung ginagawa na ito. Okay, so, or, gapang muna pa ganun, tapos saka gagapangin na ganun. So, kumbaga, kaya nga siya ganito yung figure. Okay, so again, imagine nyo yung ginagawa. Una is something na, kunyari, dx, dy yung una. Since si dy yung una, papag-apangin ko muna yung dy ko ganun, so probably may matitira. Again, may matitira din sa kapag ganun. Okay, sir, bakit paano mo sabi may matitira? Eh, dun tinuro mo nga last time sa area is something na yung gapang is nakukuha lahat. Actually, kaya may natitira kasi siya ay volume. So, actually, surface yun na poform or something solid figure. So, something na, kunwari, may curve yan, may kurba, something, may natitira dyan. Okay, so hindi lahat kaya kunin ni dx at ni dy kasi sila ay vertical strip and horizontal strip lang. So, kaya kailangan nila dalawa magsama. So, this is just a combination of vertical and horizontal strip. Okay, so it's either unahin mo si vertical strip or si horizontal strip. So, make sure na dapat sinusunod mo yung ating rule. So, again, pag dx yung huli, nasa loob is, yung mga upper boundary yung nasa loob is in terms of x. In terms of x. So, pag yung dy yung nasa labas, yung nasa loob dapat is in terms of y. So, I think nagkamali ako ng sulat. So, yun nga, in terms of y ito dapat. Tay h sub 2 of y, h sub 1 of y. Ayan. So, pasensya na, medyo talaga nagkakamali ako sa pag-type. So, imagine mo gano'ng kahirap i-type yung mga ganyang symbol, even yung mga drawing. So, gumagamit pa ako ng mga kung anong-anong app para lang magamit yan. So, talagang medyo marami akong ginagamit. Ino-consume na time. Okay? So, again, ito yung sa isa. Ito yung sa isa. So, now, let us find the volume B under the plane Z is equal to 8x plus 6y over the region R is equal to x, y. So, 0 is less than or equal to x less than or equal to 1. And 0 is less than or equal to y less than or equal to 2x. Okay, so, yan yung ating problema. So, medyo kapagod to, no? So, yung para sa gapang ng dx, syempre, ito yung gapang ng dx, so 0 to 1. Gapang ng dy is from 0 to 2x.
Okay, so again, ang gapang ng dx is from 0 to 1. Ang gapang ng dy is from 0 to 2x squared. Okay, so in terms dito, syempre dalawa yung gagawin kong solution. So, for example, ito yung drawing natin. Okay, so pag ginarap ko kasi yung 8x plus 6y na yan. Okay, so yung 8x plus 6y na yan. So, ito yung gap. Ito yung something na yan. Ito yung gap. Ito yung y is equal to 2x squared. Tapos ito yung region natin na r. Okay, so again, ito yung region r. So, again, itong function na to, yung y is equal to 2x squared. So, paano masabi? Ito yung graph niya. Pag ganyan. Ngayon, anong goal natin una is yung gapang niya is something na dx. Okay, so meaning yung last na gapang na i-consider natin is dx. Okay, so meaning, ang integral natin dito, yung volume natin dito, so the volume is just equal sa the double integral over the region ng z. O nung 8x plus 6y tapos dA. Okay, so now, papalit natin, ano yung dA o yung infinitesimal na gagamitin? Since ang gapang natin is dx, again, ang gapang natin is dx, so therefore, dulo natin is dx, so dy yung sa unahan. So this is just equal sa, since dulo is dx, so from 0 to 1 yung huli, tapos integral from 0 to 2 pi 2x squared. Sir, bakit naging 2x squared? Ay, no? 0 to 2x squared. Okay, na ang 8x plus 6y, tapos dito is dy dx. So again, dahil nasa huli, so since dx yung nasa huli, nasa loob dahil in terms of x. Okay, so yun is from 0 to x. So again, itong graph na to, yung 0 to x is yan yung region. Region kasi yan eh. Okay, so sir, ano yung region na 0 to 1? Ito yung 0 to 1. Ito yung 1. Ito yung region na 0 to 1. Ang gapang yan. Tapos ito yung region na yan. Okay, so ang ginagawa niya, ito yung plane, ano yung integral niya over dito? Ayun yung sinasabi. O yun yung explain nung gagawin natin dito. So now, compute natin to. So since una natin yung dy, so this is just the integral from 0 to 1 ng integral from 0 to 2x squared ng 8x plus 6y then dy then dx. Okay, so this is just integral from 0 to 1 ng this is just since with respect sa y tayo, this is just 8y, 8xy rather plus 6y squared over 2. So this is just 3y squared. From 0 to 2x squared. So, this is dx. Whew. So, okay. So, next is compute natin. This is just the integral from 0 to 1 ng function. So, substitute lang natin. So, this is just yung x yung papalitan. Ha? So, since yung x yung papalitan natin. Ah, sorry. Yung y yung papalitan. So, yung y yung papalitan dito. So, this is 8x times 2x squared plus 3 times 2x squared raised sa 2. Tapos minus 0. Then this is just dx. Okay, this is just integral from 0 to 1. So, simplify lang natin to further. This is just 16x cubed. Then 2x squared raised sa 2 is 4x to the fourth. So, that is plus 8x to the fourth. It's plus 8x to the fourth. Then this is just dx. Okay, so tama ba ako? 8xy plus 3. So, ayun, 3 times 4 pala, 12 rather. So, sorry, 12. So, 12. Kasi 3 times raised sa 2, that is 12. Buti na lang. So, buti tayo check ko na rin kahit pa paano din ako nagkakamali. Okay, now, integrate natin with respect sa x. So, this is x to the fourth over 4. So, that is 4. So, this is just equal. So, 4x to the fourth. Integral neto is 12 over 5. I guess, so that is plus 12 over 5 x raised to the fifth. That boundary is from 0 to 1. So this is just simply 4 times 1 raised to 4 plus 12 over 5 times 1 raised to 5 minus 0. So this is just equal sa 4 plus 12 over 5. So that is simply 32 over 5. Tama, so 32 over 5. So this is just 32 over 5 square units. So 32 over 5 cubic units rather kasi volume siya. Okay, so ganun siya kasimple pagdating diyan. Ngayon, ito yung gagawin natin. So what if hindi natin pinagapang natin siya in terms of dy. Okay, so yung last is yung gapang niya is
in terms of DI. So, similar pa rin naman yung magiging drawing. Kaso, iba na yung ating gagawin. So, for example, ito yung ating graph. Ito pa rin yung region rather. So, again, ito yung y squared. Tapos, ito yung ating from 0 to 1. Okay, kaso ang gapang is something na dito na. Okay, so, note na ang function natin is y is equal to 2x squared. Okay, so since nagbago tayo ng gapang, dapat in terms of y tayo. So, this is y over 2. So, I guess this is just y over 2. So, this is just y over 2. So, simplify, no, this is just y over 2 is equal to x squared. Or simply, x is equal to square root ng y over 2. So, yan yung magiging gapang natin. Okay, so again, pag kinuha natin yung volume, so magpapalit kasi to, this is just integral. Okay, so this is just integral, the double integral over that region. So, ito yung region natin. So, integral double the over that region nung 8x pa rin plus 6y tapos dA. So, pag pinalit na natin, this is just equal. Since nagpalit tayo, no, ang goal na natin is y na, nasa loob. Okay, so, ibig sabihin, y yung nasa loob, dy yung nasa labas. So, this is just integral. So, ayun, magbabago rin pala rather, no? By the way, magbabago rin. So, kung yung loob is magiging 0 to x squared, yung sa labas magiging 0 to 2. Sir, bakit? Kasi, ganito nangyari. Ito lang, ha? So, yung nasa labas is magiging 0 to 2. So, bakit magiging 0 to 2? Check ko lang, ha? Wait. Ah, yun. Kasi, yung x natin, so gana, yung x natin, ang gapang is from 0 to 1. Since y na yung huli natin, so y na yung gapang natin. So, meaning, ang y natin is una, kunyari, diba, ito yung y. Una, for y is equal sa 2 times 0 square, this is just equal sa 0. Next is y is equal to 2 times 1 square, this is just equal sa 2. Okay, so dyan yung magiging gapang. So, again, dun sa equation na function, papalit mo yung isang boundary. So, again, ito yung isang boundary, no? So, 0 to 1. So, palit mo dun sa x. So, kasi gusto ko na boundary ko, yung dulo ko na is y. So, that is from 0 to 2. So, meaning, yung huli natin is from 0 to 2. Okay, then this is just integral. So, balot, i-ano ko na, bracket ko na, balot tuloy. Integral from 0 to square, from 0 to, so, ito medyo nagbago, no? Itong part naman na to, ano mangyayari dito? Ito yan, no? 0 less than equal to y less than equal to 2x. So, ang goal na natin is something na nagiging value siya dun sa isa. So, check ko lang ha. So, ang goal ko na is something na magkakaroon siya ng value sa isa. So, yung magiging gapang niya. So, yung gapang niya is from x up to square root of 1 half. So, yung gapang niya is x equal to square root of y over 2 plus 1. It's from 0 to 2. Okay, so yung gapang, so this is 0. Ah, okay, tama. Yung gapang natin is, ito kasi yung function na yan, diba? Square root ng square, x is equal to square root of y over 2. So, ito yung function na yan, yung x is equal to square root ng y over 2. Nag-start siya, so, siya yung function, so again, saan siya matatapos? Sa 1 hanggang dito. Kumbaga, limitless lang siya hanggang 1. Kumbaga, ang gapang lang ng x natin is from, since function siya, this is just square root of y over 2 up to 1 lang. Sir, bakit hanggang 1 lang? Kasi hanggang 1 lang yung boundary. Okay, again, yung gapang dyan is from the function up to the boundary which is that is 1. Okay, so again, copy pa rin natin dito si 8x plus 6y. Then, this is just, syempre, una na dito is si dx. Tapos, sa labas is si dy. Okay, so hoping na intindihan mo yung dalawang change of variable natin na yun. So, again, yung change of boundary is something na since magpapalit ka ng boundary, magpapalit ka ng infinitesimal natin, so magpapalit ka ng element dyan, ng area element natin, so dapat i-consider mo rin yung gapang. Since nagbago na equation, so again, siya yung equation, pero hanggang saan lang siya? Ako yung equation, o ako yung graph, pero hanggang saan lang ako? Ang limit ko lang is hanggang 1. Okay, ako yung graph na hanggang 1 lang yung limit. So, kaya ganun yung boundary. Now, pagdating naman sa y, that is from 0 up to 1, kasi yung angat. Okay, so, yun yung aking consider natin. Okay, so again, this is just equal lang sa integral from 0 to 1 ng, since dx, this is just 4x squared plus 6yx, then yung gapang is from square root of y over 2 up to 1. Then, this is just dy. Okay, then, substitute lang natin siya.
Hirap naman ng sunod-sunod na sasalita. This is just equal sa, substitute natin yung value na una, this is just equal sa 4 times 1 square plus 6 times y times 1. Okay, ito yung una. Tapos minus, yung sunod is 4, this is 4 times y over 2 square, ay square root rather. May plus 6y tapos square root ng y over 2. Okay, so yan siya. Then dx. Okay, so pasensya na sa sulat ni sir. Next is, siyempre, simplify natin siya further. No? Pag sinimplify natin siya further, ano yung kakalabasan? So this is just simply integral from 0 to 1 ng 4 plus 6y para dito. Then minus dito pag sinimplify, yung square root of y over 2 is squared is simply y over 2. So 4 times y over 2, that is 2y. So that is minus 2y. Then dito naman is simply 6y square root of 2 over 2. Tama? So this is just 6y, so plus, so minus 6y square root of y over 2. Okay, then this is just dx para sa huli. dy. Okay, so next is something na i-differentiate natin siya with respect sa x, or simplify muna natin kasi may mahirap pa dyan. So this is just integral from 0 to 1 ng 4 plus 4y. Then this is y plus y. This is just 6 over square root of 2. So minus 6 over square root of 2. Tapos y times y plus y raised to 1 half is just y raised to 3 over 2. Okay, so para mas madali tayo mag-power rule. Okay, so again, hoping na inintindi mo kung ano yung ginawa ni sir dyan sa part na yan. Okay, so next is, syempre, dapat na simplify na siya. So integrate with respect sa y. So this is just 4y, then plus 4y squared over 2. So this is just 2y squared. Then minus 6 over square root of 2. Tapos, this is just y raised sa 5 over 2. Kasi plus 1. Tama? Then, all over 5 over 2. Okay, then yung boundary is from 0 to 1. Okay, so arrange ko pa konti. Hindi na pala kasha. Okay, then lastly, this is just equal sa 4y plus 2y squared. So, magiging 2 over 5 siya. I guess, so magiging 2 over 5, so this is minus 6, 2 over 5, this is 12 over 5 square root of 2, tapos y raised sa 5 over 2, boundaries from 0 to 1. Ayun na naman, di ko na retain yung 2, so this is from 0 to 2, 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 0 to 2. Lagi akong nalilito. So, yung 0 to 2, nakalimutan. So, ayun nga, huwag yung gayahin si sir. Nalilito na sa dami nung iniisip. Okay, so this is just 4 times 2 plus 2 times 2 raised sa 2 minus 12 over 5 square root of 2 times 2 raised sa 5 over 2. Minus 0, kasi lahat 0. Okay, so i-calculate ko na lang yan. Ayun, medyo kahirap-hirap din anahin sir. No? So, this is 4 times 2 plus 2 times 2 square plus 12 over 5 square root of 2 times 2 raised sa in. Sorry. Times 2 raised sa 5 over 2. Okay, so n na. That is simply 128 over 5. Okay, so I think may namali na naman ako sa solution ko. So check ko lang ha. So, labas is 4y minus, so, tama naman yung ginawa ni sir. So, anong nangyari? 6 over square root of 2. Sinimplify ni sir. So, that is 3 square root of 2 dapat. Okay, 3 square root of 2 siya. So, magiging, yung 5 over 2 tataas. So, laging 12 times 2 tas 5.
So, tama lang naman ang aking ginawa. Hindi lang siya totally nag-simplify. Again, check ko lang ulit. So, this is 12 over square root of 2 over 2. So, this is 6. 2 over 5. Although, similar lang naman. At parehas lang eh. Wait. Ayun, nakita ko na yung mali ko. Ayun, nakalagay plus sa akin. So, nagay ko plus. So, sorry ah, buburahin yung sarihan. Okay, so that is delete, that is minus. Okay, so that is 32 over 5. So, pareha sila ng sagot. So, therefore, the volume is 32 over 5 cubic units. Okay, so again, take note yung mga boundary na ginagawa natin dyan. Okay, so let us proceed para dun sa ating huli. Okay, so find the volume of the solid bounded by 3 coordinates. So again, bounded by 3 coordinates plane and the plane 2x plus y plus 4z is equal to 4. Okay, so 3 coordinates plane. Paano ba natin nahanapin yung 3 coordinates plane na yan? Okay, so in terms of graph, graph lang muna natin. So buha tayo ng z plane. Ito yung z. So note, ito yung x. Ito yung y. Yun, bumaluktot na naman yung gawa ni sir. Okay? So, para mahanap natin yung 3 coordinates niyan, di ba? Meron tayong 2x plus y plus 4z is equal to 4. Okay? So, para mahanap natin yung coordinates niyan, ang gagawin mo lang is something na, kunyari, gusto ko mahanap yung sa x, isisiro ko lang yung y and z. Pag siniro ko yung y and z, automatic 2, 0. Okay? Pag siniro ko yung y and z, so, this is just, una, 2, 0, 0. Pag siniro ko yung x and z, this is 0, 1, 0, 1, 0. Then, pag siniro ko yung ano, yung x and y, this is 0, 0, 4. Okay? So, ganun yung gagawin. Isisiro mo yung x and y, y and z, and x and z. Okay? So, i-graph natin yan. 2, 0. So, since 2, 0, ito yan. So, this is 2, 0 dito. Tapos, 0, 1. So, dito yun. Ah, sorry. 0, 1, 2, 0, 0, 4. Ito lang ha, check ko lang. 3 coordinates. Ah, okay. Sorry. Wag nyo tong pansinin yung ginawa na sir dito. Okay, so hindi ko kasi nasama yung ating figure. Okay, so ang sabi, find the volume B of the solid bounded by the 3 coordinate planes and the plane 2x plus y plus 4z is equal to 4. So, may given talaga na coordinate planes. So, yung ginagawa ko actually, hindi siya coordinate planes. Ha? Hindi siya parang x-intercept, y-intercept, z-intercept. Hindi pwede yan actually. So, hindi pwedeng gawin dito yon. So, sorry, mali ako nang naisip na idea. So, again, given yung function, given yung ating graph. So, which is, ito yung graph. Ito yung z, so this is una, then ito yung x. X, ito yung y. Okay, so this is, una is 0, 1. So 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Pangalawa is c 2, 0, 1. Tapos uli is 0, 4, 1. So again, pag ginrap natin something na ganyan siya. Okay, so yan siya. So again, ito yung mga point niya, no? So this is 0, 0, 1. Ito ay 2, 0, 0. This is 4, 0. 0, 4, 0. Okay, so given talaga yan actually. Okay, so now, meron kasi tayo ditong coordinate, 3 coordinates and the plane. So yung plane natin is 2x plus y plus 4z is equal to 4. So aware tayo na yung z. So we all know that z is equal to f of x, y. Okay, so in terms doon, gagawin natin siya. Tatranspose natin siya. So this is yung from 2x plus z plus 4y plus y plus 4z is equal to 4. So this is just equal lang sa 4z is equal to 4 minus 2x minus y. So divide natin sa 4. So pag dinivide natin sa 4, ilan yan? So this is just z is equal to 1/4 times 4 minus 2x minus y. Okay, so ayan yung ating gagawin. Okay, so now, ito yung problema, hindi rin natin alam yung boundary actually. Okay, so
Ang goal natin dito is something na kunin natin yung function. Okay. So, kung napapansin mo, meron ako ditong z. So, ang gagawin ko is something na find the volume of the solid bounded by the three coordinate planes at the plane 2x plus y plus 4z is equal to 4. Ngayon, kukuha ako ng something plane dito sa ilalim. Okay, so again, kukuha lang ako ng parang plane something dito. So, again, kukuha lang ako ng plane. Again, plane lang talaga as in. Okay, so ngayon, yung plane na yan is something na idodrawing ko in terms dito. So, again, in terms of x and y yung kinuha ko na plane na. Again, so this is y, this is x. So, kumuha ko ng plane based doon. So, that is in terms of x and y. So, assume na ito yung function. Tapos, ito yung region. Region R. So, yung graph na to is something na, ang gagawin ko, since x and y yung kinuha ko, isi-zero ko lang to. Again, ha, isi-zero ko tong 4z. Isi-zero ko tong 4z. So, in such a way na magiging y. So, again, na magiging y is equal sa negative 2x plus 4. So, transpose ko yung negative 2x sa kabila. So, again, ito na yung pagbabasehan natin kagkatulad nun dito. Again, ito yung plane region niya. Ito rin yung plane region natin. So, dito tayo kukuha ng mga boundaries. So, now, ano yung mga boundaries nito? So, obviously, since 0 to x, so ito ay yung x. Hanggang yung x natin is hanggang 2. So, meaning this is from 0 to 2. Tapos sa y hanggang 4. Okay? So, ngayon, ano yung baggapang na gagawin natin? So, for the volume, B, this is just equal sa integral, double integral over the region R ng 1 fourth ng 4 minus 2x minus y dA. Okay? So, ngayon, ang goal natin is yung gapang. So, since nilagay ko to as y, na-represent ko as y, so meaning, ang gitna natin o yung dulo natin is dx. Kasi nga, in terms of x yung gitna natin. So, meaning, ang pinakadulo natin is from 0 to 2. Again, ha, dx tayo. So, kung gusto mo dy, kung dy yung gusto mo, dapat palitan mo to. Maging, dapat yung isang function. Kunyari, kung gusto mo dy, yun ko gamitin ko red. Kung gusto mo dy, ang mangyayari lang is just, this is just x is equal sa negative y over 2 plus 2. Okay, yan naman. Tapos yung boundary is from 0 to 4. Okay, so ngayon, dito ang gagawin ko, syempre, dahil ginagamit ko is from 0 to 2, this is just equal sa from 0 to 2, so gapang ko suli, then multiplied by from integral, from 0 to negative 2x plus 4. Yan ha, from negative 0, so 0 to negative 2x plus 4. So, yung gapang ko sa dy. Okay, ganun, gapang ko sa dy. So, mismong gapang ko sa dy from 0 to negative 2x plus 4. So, kasi siya yung upper boundary ng 4x, ng 1 fourth, 4 minus 2x minus y. Then, this is just dy, then dx. Again, kung gusto mong gapang is yung isa, ano yung mangyayari? Kung ito yung isang gapang, ito magiging gapang isa is from 0 to 4. Tapos, yung boundary is from 0, from negative y over 2 plus 2 up to 2. Kasi hanggang 2 lang yung boundary. Okay, then this is just 1 fourth ng 4 minus 2x minus y. So, this is dx, tas sa huli is dy. Okay, so kung gusto mong gapang huli is dy. Okay, so based dito sa drawing. So again, kumuha lang ako ng rectangle dun sa, ng triangle dun sa loob. Whew. So since isa lang naman na hanapin ko, ito na lang hanapin natin. I-compute ko na lang din to. Okay, so proceed tayo, no? So integrate natin to. So with respect sa kanyang value. So this is just equal lang naman sa, hoping na kasya na rin. So, this is integral from 0 to 2. This is just 1 fourth. Copy lang yung 1 fourth sa labas. Then, multiply tayo. Derivative integral na ito is 4y minus 2xy minus y squared over 2. So, yung boundary is from 0 to negative 2x plus 4. Okay, then times dx. So, 4 minus 2xy. So, tama ba ako? So, with respect sa dy tayo. 4 minus 2xy minus y squared. Okay, so tama naman ang aking pagkaka-integrate. Okay, so mali si book. Tama ako. Okay, so next is, syempre, substitute lang natin yung lahat ng y, papalitan natin ng negative 2x. So, this is just equal sa 0 to 2 ng 1 fourth. Tapos ito ay lahat ng y papalitan ng this is just 4 times negative 2x plus 4 minus 2x times negative 2x
plus 4 minus negative 2x plus 4 raised to 2 over 2. Okay, so ang tamad-tamad ni book, hindi niya na-solve yan. Okay, so next is, kuha lang ako ng ating value dyan, or simplify lang natin further, tapos sabay i-ano na natin. Okay, no? So, simplify natin siya further. So, this is just equal lang naman sa, I think, negative 8x. Tapos, integrate ko na lang agad. So, this is 0 to 2 ng 1/4 times negative 8x plus 16 plus 2x squared minus 8x. Tama. So, next dito is negative 1/2 times, so this is 4x squared minus 16x plus 16. Okay. Then, dx. Okay, kasi negative 2x plus 4 raised to 2 is 4x squared minus 8x, 2 times negative 8x plus 4 squared, which is 16, then all over 2. Oh, that is 1/2. Okay, so simplify ko yan further pa. Okay, so again, this 1/2 is included dito. So yung 1/4, so lahat ng yan is nakamultiply sa 1/4. Sa pang bra, isa pang ganyan. Okay, so afterwards, mumultiply pa natin sila lahat sa 1/4. Okay, so for continuation, dito ko lagay. Integral from 0 to 2 ng 1/4. Tapos ito ay simply negative 8x plus negative 8x is negative 16x. Tapos dito, negative 1/2 times negative 16x is positive 8x. So negative 16x plus positive 8x is negative 8x. So negative 8x to. Next is 2x squared minus negative 2x squared, kasi negative 1/2 times 4x squared is negative 2x squared. So 2x squared plus negative 1/2 x squared is 0. Okay, so cancel siya. So technically, another thing, 16, so that is 16 minus negative 8 is that is simply 8. So that is simply positive 8. Okay, so get that positive 8. Okay, so bracket ulit, this is dx. So simplify pa natin further, this is just equal sa integral from 0 to 2 ng negative 2x plus 2, then dx. Okay, then integrate natin yan. So integrate ko na using 2. Although dali-dali. So, integral from 0 to 2 ng that is negative 2 alpha x plus 2 dx. Okay, although dali na yan, si-integrate ko na. Pagod na ako, that is 0. Okay, so ayun, medyo hindi ko alam ano nangyari, pero 0 ang sagot. Which is napaka-imposible actually. Okay, so again, from 0 to 2, pero na-compute pa rin naman natin that is 0. So, this is just 0. Okay, so 0 yung integral. So, hindi ko sure ano ba yung ginawa, pero if you check the book, observe na lang din natin, kayo na lang din dumiscover ano ba yung nangyari. Okay, so tingnan nyo, almost parehas kami ng ginawa. So, that's 1/4 4 minus 2x minus y. Pagdating dito, nung in-integrate, iba nangyari. So, mapapansin, maging 4 minus 2x minus y raised sa 2. So, in which mali, binayulate. So, again, hindi ko sure kung na-typo sila or na-bubo. Hindi ko sure kung nangyari. Pero imagine, oh, kahit naman sino sa atin, alam natin na the partial integral niyan is 4y minus 2xy minus y squared over 2. So, ang ginawa niya is something na 4 minus 2x minus y raised to 2. So, I don't know ano yung ginawa. So, parang nag-usab, pero napaka-imposible ng usab dito kasi kukonsider mo sila as constant pa rin eh. Okay, so maninindigan ako sa sagot natin na tama kasi ginagawa natin eh. Okay, so this is the answer. So ngayon, ano naman yung question, bakit siya 0? So I guess the volume is something 0 since hindi siya nagpipit. So actually, nandito lang siya. So kumbaga, ang gapang na niya is something na nasa rectangle lang na ginamit. Okay, doon lang siya gumapang. So nangyari, hindi niya na-conserve yung buong something. So hindi niya nakuha yung buong volume. Ang nangyari lang is nakuha, na-plat lang siya. Platten lang talaga siya. Okay, so kaya 0 yung ating volume na nakuha. Okay, so hindi sapat yung ginawa. So yung region natin is something na rectangle lang, hindi natin kinonsider yung buong volume niya. Okay, so I guess that's all for this video. So hoping na nagkaroon tayo ng konting understanding dito, tapos at the same time nagkaroon tayo ng konting knowledge about dun sa chains of variable, chains of upper boundaries and lower boundaries. So again, thank you for watching, hoping na may natutunan ka.